yun guys, musta po kayo, no? At good morning, no? Dito sa amin napakainit ng araw, sobrang ganda ng panahon, no? Kaya sumasabay po yung trabaho ko, napaka-busy ko na po about sa turista at about sa incubator, no? But dito, nakita ko na naman yung problema ng karamihan na nalilito sila doon pagdating sa mga bulb at saka pagdating dito kung saan daw yung mas maganda. Yan po yung ikukuntin ko, ituturo ko sa inyo o masishare ko about sa maraming naguguluhan dyan. Wow. So kung hindi mo pa ako kilala, no, ako nga po pala si Randy Bo na taga Palawan na nagtuturo kung paano magpapisa, no, ng mga sisyo sa inyong incubator, no. At kung mahilig ka sa farm at lalo sa usapan na to, huwag mong kalimutan just subscribe agad, no. I-click mo yung notification bell, no. At pindutin mo yung share, at kung gustong matuto yung mga kaibigan mo, no, pwede mong i-share yan, no. So yun po yung pag-uusapan natin about dito. Ipapakita ko sa inyo, i-compare natin kung saan talaga yung mas the best, kasi mas maraming naguguluhan, saan daw yung mas magandang gamitin yung bulb daw po o yung mga ganitong ginagamit, no. Yan po yung topic natin dito, kasi para makatulong naman tayo dyan sa mga baguhan. Hindi ko naman sinasabi na professional ako o whatever, pero yung mga alam ko lang po, yun po yung isasabi ko sa inyo, at least madagdagan po yung mga alam nyo, no, about pagdating sa incubator, no. Isasabi ko lang po sa inyo kung ano to. So shout out ko nga po pala sa lahat ng mga bagong subscriber na nagtatangkilik ng channel ko na to, lalong lalo na sa mga matagal ko na, yung mga matagal ko ng subscriber dyan, yung mga dati ay subscriber natin 100 pa lang, ngayon na ganyan na tayo kataas, ganyan na tayo kakinikilala at tinatangkilik. So puntahan natin yung content natin bago tayo mapasarap sa kwentuhan, no? Na-miss ko talaga guys, kasi bihira na talaga ako mag-video, kaya sobrang na-miss ko kayo. Marami sana akong ikukwento sa inyo, pero uunahin natin yung content natin at where we go, let's go! So ayan po yung mga gamit, na ilan po sa mga gamit pag nagawa tayo ng incubator at ipiprepare po natin, no. So unang-una guys, kung nanonood din kayo sa ibang channel, so mayroon siyang mga gamit na may ginagamit din tayo, no. Isa rin po siya na doon po tayo naging bitirano. So pero napansin ko po wala po siyang ganito. Ito po yung clock humidity, no, sa loob po yan nakikita, no. Yan po yung mapansin natin, temperature dyan po yung bumabasa ng humidity. Ibig sabihin po, para malaman nyo po yung mga humidity, kung lumalampas po ba, tulad po sa iba kong video, pinapakita po na yung humidity po, kung ilan lang po yung tamang humidity, no. So sa mga baguhan lang po dyan na gustong magtanong about sa humidity, just no, subscribe nyo kaagad at hanapin nyo sa video ko yung tamang humidity. Ito po, no, kung mga ito guys, mapapansin nyo to, lahat ito, sa mga nagtatanong kung saan talaga nabibili yung mga accurate, no, yung mga nire-recommend ko, ito po binili ko to sa Lazada. Pwede kang makapagbili nito sa Lazada, no. So may monitoring ka na tulad sa thermostat, tapos meron kang pang ganito, ibig sabihin mas sure ball o mas accurate talaga, tested po talaga yung init na nalalaman nyo. So ito po rin po, no, sa Lazada rin po lahat nabibili yan. Ito po, sa Lazada rin po to nabili. Sa Lazada rin po namin to in order. Maliban lang po dito, kasi yung ganito po, ito po binili namin sa Mercury, no. Hindi po ako umorder sa Lazada ng ganito, kasi yung sa Lazada hindi ko naman sinisiraan, medyo mas mura yon. Ito may presyo po doon sa Mercury binili ko, no. Ayan po, ayos din po yan. Ayun. O 36.6. Wala pa, ayan po yung init, o yung init na nababasa niya, no. So siyempre ang content natin dito, saan ba yung mas magandang gamitin dito sa dalawa, no? Kung magbabulb ka ba, saan pa yung mas magandang gamitin dyan? Yan lang po ipapakita natin kung saan po yung mas magandang gamitin natin dyan, no? So kung mapapansin nyo, ito po, in order namin nito, in order to ni nang umorder sa kanya, no? Ang gusto po ay 25 watts lang po, no? Baligtad. So kung mapapansin mo po rin tabi, yung dumating sa amin is 100 watts. So nagahabol kami na makatipid kami sa kurente. Ang dumating is 100 watts. Ayan po, 100 watts. So ang
ang purpose po namin kaya naggusto kami nag-order ng ganito kasi gusto naming makatipid sa kuryente. So doon pa lang po 100 watts compare mo diyan sa ang offer ko talaga po ay 25 watts. Ito ng kabila po ay 50 watts, no? Meron din po ako ditong 25 watts ito. 25 watts po siya. So let's go. Ipapaliwanag na natin kung ano po yung kagandahan talaga ng kagandahan nito. Siguro unang-una tatapikin ko kagad kayo. So directin ko kagad kayo na magsasabi ako na mas maganda po about sa pagsahat share pa lang po, mas maganda na yung bulb. No, mas maganda na yung bulb sa hot shear pa lang po kasi pag nilagyan mo ng hot shear yung mga sisyo, doon siya dumidikit sa bulb. So dito hindi siya pwedeng makadikit dito, no? Tapos po ito na mapansin ko, mas maganda po siya pag you know. So ito para sa akin, doon to sa malalaking incubator, no? Yung mga lumalaman na guys yung incubator nyo ng sabi nating true mga 5,000. No, pag ito kasi yung gamit nyo guys, yung tabi natin yung bombilya ha. Yan. Pag ito kasi yung gamit nyo, unang-una sa akin lang kasi sa akin maliit lang yung incubator ko, lumalaman lang ng 800. Pag ito kasi yung gamit ko, hindi ko makita yung loob ng incubator, madilim. Samantalang yung bulb, kung yung bulb yung gamit ko, kita ko yung loob, no, may ilaw siya. Kaya ito, ino-offer ko, nire-recommend ko doon paggagamit ko ng ganito. Siguro doon sa malalaki, halimbawa lumalaman yung incubator nyo ng mga 5,000 or 10,000, mas the best tong gamitin, no? Pang malakasan na to, no? Pang malakasan. Pero kung yung incubator nyo naman, sabing nag-umpisa lang rin kayo, nagpapapisa lang din kayo, tapos kunti lang din naman, wala naman kayong ganung kalaking itikan, hindi nyo naman gusto magnegosyo ng itik, hindi nyo naman gusto magnegosyo ng balot, nagpapapisa lang kayo ng mga ilang piraso, sabihin natin naglalaman ng incubator nyo ng mga 80, sabihin natin 200, siguro mas para sa akin magamit kayo ng bulb, no? 25 watts, no? Mas the best, no? Kasi unang-una bago nagpa-practice pa lang kayo, no? Tsaka ito guys, hindi nyo magamit ito lalo na sa hot share, babalik pa rin kayo sa incubator, no? Kasi aywan ko, kasi nga kung gagamitin nyo doon sa hot share nyo, madilim, hindi nyo makita yung mga sisyo. Samantalang kung bulb, kitang kita nyo yung sisyo kung ano nangyari, o baka nabalian na ba doon yung iba. So para sa akin, mas the best pa rin yung bulb kaysa dito kung maliit lang rin yung incubator nyo o nagpapapisa lang din kayo. Pero pag ganito, ito pag malakihan na yung gamit nyo, lalo pa nagbabalot na lang din kayo, marami kayong itik, sabihin natin may mga balutan na kayo, ito yung ginagamit. Pero mapansin nyo yung isa kong vlog na pinuntaan ko yung bitirano sa Palawan, ganito yung gamit niya. Pero yun nga lang, mag-extra ka pa rin ng bulb para makita mo yung loob ng incubator mo, masisilip mo pa rin siya. Siguro yung iba nagagamit nito kasi nga sa bombilya, lalo pa bilis patay, laging patay sindi, yung bulb napupundi. Pero depende sa pwesto ng incubator nyo, lalo pa yung incubator nyo nakapwesto lang din sa ay nakapwesto sa tama, yung nasa platform talaga siya, hindi nagagalaw-galaw, hindi nasagi-sagi, eh matagal naman, lalo pa yung mapili nyong bulb maganda naman at tinitesting naman, no? So yun nga, no, kinocompare ko sa inyo, iko-compare ko sa inyo kung saan yung mas the best. Pag maliitan lang guys, dito lang muna siguro kayo, gamitin nyo na lang yung bulb, no? Sa presyo wala namang malayong diferensya. Kaya kung maliit lang din yung incubator mo, mag-bulb ka na. 25 watts mas the best, or depende, 10 watts, or pag medyo maliit, kasi pag maliit talaga yung incubator mo, kahit na 20 watts ka, 10 watts, walang problema yan. Kahit sinamarami nagkasabi sa akin na bait sinasabi ko daw is 10 watts, wala rin problema yon. Kasi pag 10 watts, mahina lang yung bigay ng ilaw, matagal din siya mamatay. Pag 20 watts or 50 watts, 100 watts, ang lakas ng init niya, walang problema yan guys, kasi mayroon tayong thermostat na adjust, nag-a-adjust ng init, no? Ito, in order to 25 watts lang, pero yung dumating sa Lazada is 100 watts, hindi na pwedeng i-cancel, no? So ayaw kong gamitin to eh, ayaw ko tong gamitin eh, para sa akin ayaw ko tong gamitin eh.
Sa valve lang talaga ako, valve lang talaga ako. Yun nga lang, pag nagbabalve ka, dapat marami kang reserba kasi madali namang mapundito. No, pag lalo na maraming bata doon sa incubator, maraming dumadaan-daan, nasasagi-sagi. So madali siyang mag-turn off, no, or masira, no, mapundi siya. Pag napundi siya, wala na. So yun lang yung masishare ko dito sa video na to. No, pero no guys, dito ko mapansin nyo, nasa apply ako. Ayan, nasa beach, no. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang about sa incubator yung pag-usapan natin. Lalong-lalo na pagdating din sa paliligo ng dagat, sa mga guests, no. Sa harapan tayo ng isang resort, no. At para mas maganda yung view, pero itinutok ko lang dito yung video, pero maganda yung view namin, no. Sa mga gustong magpunta sa Palawan, magtanong sa Palawan, just write comment and maybe see you next video guys. Marami pa ako. Lahat ng mga nakikita ko naman na problema, no? Lahat ng mga nakikita ko na problema about sa incubator,